naman ang mga kwentong pag-ibig dito sa Sana All! Hugot from the Heart! Nako, Ken, alam mo ba, sobrang dami nagpapasalamat sa atin. At nagsisend pa rin ng email kasi eto ka, nag-check ako ng email. Tapos sobrang nag-thank you sila syempre sa lahat ng mga kwentong na-feature natin. Nako, Choy, tama ka dyan. At eto, sabi naman ni Cathy, "Hi, All Out Sundays family. Thank you so much for choosing my story. Sobrang ganda at sakto nung situation. At galing din mag-deliver ni Miss Rita Daniela. Dax, Joy, pinuri ka ni Cathy, oh. Natuwa po ako ng sobra. Again, thank you and more power to your show." No, salamat, Cathy. Salamat. Maraming salamat sa'yo, Cathy. At ito naman ang pinapasabi ni Nene. "Gusto ko po kasi ulit-ulitin siyang panoorin. Thank you po, hanggang ngayon hindi ako makamove on." Nako, mga kapuso, sinunod niyo ba ang mga payo ng ating love guru at hugot expert na si Mr. Paula Contis? At ito, makakasama natin siya ulit mamaya. At syak, syempre, sobrang mapapaimutaman kayo mamaya sa ating pinandang awitin para sa inyong lahat. So paano? Simulan na natin ang kwento this Sunday dito sa Sana All! Hugot from the Heart! Dear Ayos, itago niyo na lang ako sa pangalang Ana, isang nurse at OFW sa Qatar. Dahil malayo sa pamilya, naging tampulan ko ang pagsisimba at sa simbahan ko nakilala ang lalaki magpapabago ng aking buhay. Siya si Chris. Isa rin siyang OFW dito sa Qatar. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa kami maging magkasintahan. At dahil pareho kaming nasa wastong edad na, napapag-usapan na rin namin ang pagpapakasal. Wow! Mukhang totoong sa simbahan mo makikilala yung forever mo, ah. Dax. Pero syempre, di mo naman tayo sumugod. Alam mo naman yon. So ito na nga yung pinapasabi ni Ana. Ang sabi niya, "Nitong nakaraang January ay nagplano kaming umuwi at magbakasyon sa Pinas. Umuwi siya sa kanyang pamilya, sa probinsya at ako naman sa pamilya ko. Lumipas ang ilang buwan na hindi kami nagkikita. Ilang beses siyang nangako na dadalaw siya sa bahay para makilala ang aking pamilya pero laging hindi ito natutuloy. Pakiramdam ko ay umiiwas na siya sa akin. Kaya kahit masakit, ay nagdesisyon akong makipaghiwalay." Hala, nakipag-break na siya, Ate Ana? "Simula noon ay hindi na siya nagparamdam. Pero hindi rin ako nakatiis at ako na mismo ang nag-reach out sa kanya. Nakabalik na pala siya sa Qatar at masama daw ang kanyang loob dahil sa pakikipaghiwalay ko. Hindi ko daw siya naintindihan, inintindi at ipinaglaban. Ano ang gagawin ko? Walang araw na hindi ko sinisi ang aking sarili at tinatanong kung kasalanan ko ba kung bakit kami nagkaganito. Maibabalik pa ba ang dating pagsasama? O hindi ba kami para sa isa't isa? Sana all, pwedeng maulit. Sana all, mapawi ang sakit. Hugot from the Heart, Ana." At yan ang hugot story natin today na ginampanan ni Derek Monasterio at Thea Asley na nandun mismo sa Qatar, di ba? Nakagawa ng paraan, wow! Ibang klase si Thea. Oh. Grabe, yung kapuso natin ngayon, no? Kasama din sa Olet Saudis, no? Sa Qatar, ibang level. At syempre, hindi naman magpapatalo din ang ating hugot naman talaga na kanta na imahe na kinanta ng Magnus Haven. At ito na nga, akalain mo kinanta pa na kanilang mismong vocalist na si Raji Emmanuel. Taray, di ba? Di ba? Choy, maiba ako. Eto ha. Alam mo, si Ana, may pagkakamali din eh. Hindi, sorry ha, isisingit ko lang, hindi talaga ako mapakali dito. Kasi maintindihan ko si Chris eh. Maintindihan ko si Chris dahil baka naman may matinding dahilan si Chris. Kaya hindi siya nakapunta na kina Ana. Eh, tapos si Ana bigla na lang nakipag-iwalay na walang pasintabi. I'm sure nasaktan din yung tao, nasaktan din yung lalaki, nasaktan si Chris, di ba? Okay, sige, siguro na intindihan ko. Pero syempre, nasaktan din naman ako, di ba? Kasi, in the first place, bakit mo i-encourage na mapag-usapan natin yung marriage kung alam mo mismo sa sarili mo na hindi ka pa naman pala ready? Na hindi mo naman pala kayang ituloy? Kumbaga, bakit ganun? Syempre, aasa at aasa ko, hindi naman din okay yun. At saka, hindi naman din ako nagkulang kasi
lagi naman akong nagme-message, nagsasabi naman na ganito, hindi lang yun yung napag-usapan natin from Qatar pa lang, na pag-uwi natin ng Pilipinas, ito yung gagawin natin. Pero, ni isa wala ka naman itong ginawa. So, bakit? Siyempre, eh, wala ka ng trust. Wala ka ng trust sa akin, nawalan ka ng trust sa akin. Ganun bang gagawin mo sa akin, Choy? Kapag hindi ako nakapag-message sa'yo, iiwan mo akong kagad? Bakit hindi, ikaw, iwan ko? Hindi, si Chris tsaka si Anna to, di ba? Bakit sa akin mo binabato? Ah, hindi, baka mangyari lang sa ating dalawa. Eh, hindi ganun, alam mo namang hindi na ready, di ba? Sandali. Ako yung lab guru. Eh. Bakit hindi ako kinakausap? Baka mag-away kayo eh. Kuya Paul, sorry po. Pasensya na po, nadala lang po. Oo, Mr. Paul of Contis, ang ating hugot expert. Pwede ako na? Sige. Para malinawan lang kami, Kuya Paul. Wag na kayo, baka kasi mag-away pa kayo eh. Para kasi sa akin, alam mo, si Anna, ginawa naman niya yung ano, yung part niya. Inamin niya na nagkamali siya, sinubukan niyang balikan, pero wala tayong magagawa, umayaw na yung lalaki. So, acceptance na lang talaga yan. Maybe talagang ayaw na nung guy. Pero, napansin ko lang na bakit hindi matuloy-tuloy yung meet the parents na yan. Medyo fishy sa akin yan. Hindi kaya may sabi tong lalaki. Ilang beses natin napanood sa pelikula yan, ang mga lalaki na may asawa, pag alam mo yun, nag-a-abroad, pupunta sa malayong lugar, eh biglang nagiging single. So medyo pag-isipan mo rin yan. So huwag na ipagpilitan yung sarili mo sa lalaking ayaw ka naman. Hindi naman pilita pangalan mo. So huwag mo na rin ipagsiksikan ang sarili mo. Hindi ka naman sardinas. So move on ka na. Parang hindi ka naman daw sardinas. O di ba? Oo nga. Nagutom ako bigla. Nagutom ka? Yun talaga yung nakuha mo sa lahat ng sinabi ko, nagutom ka lang. Sardinas. Narinig niya yung sardinas. Kuya pa, baka naman may kanin ka dyan. Charing! Baka naman, padala ka o. Oh. Edges. Tama na, huy! Nagutom. Maraming salamat po, Mr. Paul of Conti. Sobrang thank you sa iyong love advice. At syempre para sa atin naman mga kapuso dyan, baka naman may mga hugot kayo sa pag-ibig. Hi! Kaya naman mga kapuso, isend nyo na po ang mga kwentong gigil na gigil kayong i-share sa amin. Email us sa alloutsunday7@gmail.com. Yan, syempre pagdating sa usapang puso, sana all masaya, sana all may kasama at sana all may second chance pa. Abangan yan sa Sana All! Hugot from the Heart!